Good morning mga kabagis. For today's video, iha-harvest natin yung aking ginawang FFJ. Ito yung fermented fruit juice. So March 8, nung date of production, tapos date of harvest is March 22. So tamang-tama today is March 22, so pwede natin i-harvest. Yan, ang ginamit ko dito is ripe banana. Tapos naluan ko lang po siya ng brown sugar. Dahil wala tayong molasses. So, ang kailangan natin gamitin lang dito ay strainer. Tapos, embudo. Kasi strain natin. So, ito, meron din ako dito mga punla. Ito, spinach. Tapos, ito, pechay. Nagpunla rin tayo ng sili. Siling panigang. So, itong spinach, kailan ko pa ito ginawa? Noong March 18. So, today is 22. So, meron na siyang 4 days. Para pares lang dito sa ating pechay. So March 18 ko rin yan pinunla, so 4 days na rin siya ngayon. Yan. So may nakikita niyo may mga tubo na siya. So itong FFJ pala natin mga kabagis, tamang-tama lang kasi kung makikita niyo yung mga kamatis natin, may mga bulaklak nang sumisibol. Ayun oh, namumulaklak na. So 4 na puno na po yung may bulaklak. Ang natitirang hindi na lang namumulaklak, ito yung tinalbusan natin lately, kaya medyo na-delay yung kanyang pamumulaklak. Pero ang magandang nangyari, nagkaroon siya ng mga panibagong sanga, which is better kasi dalawa na yung panggagalingan ng ating mga bunga. Ito na rin yung aking mga sitaw, nakikita niyo po, malulusog po sila. So tamang-tama rin po itong FFJ para dun sa sitaw pag ito ay namulaklak na. Okay, so meron din akong ginawang swamp fertilizer. Ito yung mga pinagbalatan ko ng prutas o pinagbalatan ng gulay. Yan mismo yung balat ng ating bunga ng malunggay. Tapos meron din ako ditong pinasingaw na tubig. Kasi syempre ang tubig natin dito ay chlorinated. So kailangan ko pasingawin. Ito rin yung ating anong tawag na dito. Meron tayo ditong compost. Yan. So, meron akong nilagay dyan na mga pinagbalatan din ng gulay at kung ano-anong i-compost natin. Okay, so ang gagamitin lang natin dito is strainer. Meron tayo ditong embudo, tapos lalagyan. Okay, so subukan natin kumuha ngayon. Siguro medyo mahihirapan tayo dahil nga masyadong puro ang pagkakagawa. This is my first time to do. So, siguro lesson learned din dito. Siguro sa susunod ay mas perfect na natin. Okay, so i-mix lang natin kasi medyo matigas yan, nakikita nyo. So kukunin lang natin dito ay yung katas. Okay, so yung katas nito, malaking bagay yan. Malaking bagay para maparami nyo yung bulaklak ng inyong mga halaman. Okay, so samahan nyo ako, pakatasin lang natin to, then i-spray natin. Nakikita nyo, medyo malapot. Siguro ang pagkukulang ko dito, dahil hindi ko to ginamitan ng kiluhan. So, tinantya ako lang yung dami ng banana. Ripe banana kasi to eh. Yung medyo pasira na siya. So, overripe na kumbaga. So, kahit nakikita nyo. Tapos yung nilagay kong asukal, tinantya ako din. So, hindi ko kinilo. So, siguro ang lesson learned, next time, talagang tamang timbang. Kasi ang ratio nito is 1:1. So kung gaano karami yung nilagay mong prutas, it doesn't necessary naman na banana, basta fruit. Pero maganda kasi ang banana kasi mataas ang potassium content ng banana. So ayan yung nakuha natin. So subukan na natin mag-spray. So itong measuring cup ko na yan, yan takip lang yan nung gamot nila ng mga anak ko, yung paracetamol, tempra. Kinuha ko yung sukatan niya, yan. So, lalagyan lang natin dito sa ating spray bottle na 1 liter. So, pwedeng isang ganyan lang, 1 to 2 cups lang, o equivalent to 10 ml, kasi 5 ml yung isang cup na yan. O, better siguro, 1 to 2 cups. Depende na sa inyo. So, ito, gagamitin lang natin isang cup lang muna. Subukan natin mag-spray. Okay? Yan, spray. I-spray lang natin yan sa taas, malapit sa mga bulaklak. Itong maganda ito kasi fermented fruit juice kasi ia-attract niya. 'Di ba? Kasi 'di ba, pag-aralan natin elementary yung pollination, yung gumamela, yung mostly yun ang pinag-aaralan natin eh kasi may mga pollen grains 'yon. So ganun din naman yung principle nito.
So yan, ispray lang natin sa lahat ng parte. So makikita natin yung epekto nito siguro 1 to 3 days. Kung maganda ang magiging epekto, sisibol ang maraming bulaklak. Okay? So ispray lang natin to, and later on magbibihis na rin si Papa Doms kasi may pasok pa ako sa trabaho. Okay? So kayo mga kabagis, kung meron kayong maisi-share din, comment down below para at least pag-aralan din natin. Kasi para mapaganda natin lalo, actually ito naman ay sharing of knowledge. Hindi naman, wala naman tong pagalingan kasi lahat naman tayo ay natututo lang din. So continuous learning ito. So kung may nalalaman kayo hindi natin alam, comment down below para at least matutunan din namin. Matutunan namin mga hindi pa alam. Okay, so paano ba? Pagkatapos ito mag-spray, magdidilig muna ako ng aking fertilizer. But before that, please don't forget to like and subscribe. Thank you!